ang pag-uusapan naman natin ngayon ay positive at negative. So, great day mga prof. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay positive at negative. So, pagdating sa business natin, mahalaga na dapat puro lang tayo positibo. Pero dapat aware ka sa mga negatibo. Di ba kasi dalawa lang naman ang klase ng tao eh. Isang positive, isang negative. Pag sinabing negative, ito yung mga taong parang ikaw, dati yun. Parang sila yung mga matampuhin, di ba? Sila yung mga mabilis lang mag-react. Sila yung madrama, mareklamo. Sila yung mga negatibo. Sila yung pag-usapang business, sila yung parang mag-iisip bago maglabas. Sila yun yung parang ayaw maglabas ng risk. Sila yun mga negatibo. Sila yung mahilig mag-demand, masyadong palahingi. Yan, mga negative yan. Ang positive naman, ito yung mga positibo sa buhay. Ito yung sige lang ng sige, gawa lang ng gawa, positibo lang sa buhay, tinatamaan na, pero sige pa rin ng sige. Parang sample ko, sa pagbi-business, lalo sa AC, ipapaliwanag ko sa iyo sa paraan na alam ko. Sample, Ed Garcia, may-ari ng inasal, gano'n siya kapositibo, the age of 26 years old, nangutang siya ng 2 milyon para sa business ng inasal. Ang produkto niya, manok, barbecue, chicken, ipapakilala sa buong Bacolod, Roa City, half Chinese, half Ilonggo. Nangutang siya ng 2 million, ang dami niyang inutangan. Alos yung mga bangko doon sa Bacolod. Inutangan na inutangan, walang nagpautang. Nanghiram siya sa kamag-anak, ang dami niyang in-approach. Diba? Ang dami niyang pinresentan ng mga business tycoon sa Bacolod para maniwala doon sa business niya na chicken inasal na mag-start sa Bacolod sa Roa City. Diba? Walang naniwala, pero the age of 28, merong naniwala sa kanya. Diba, merong nagpahiram sa kanyang pera at nag-start siya mag-business. Ang produkto niya, chicken na barbecue. Gano'n siya kapositibo? Sabihin ko sa iyo, Prof, kung gano'n siya kapositibo, ang babanggain niya, McDonald's, KFC, Chowking, Max's, Ministop, McDo, Jollibee. Diba, yan yung mga babanggain niya. Ministop, may mga chicken na din. 7-Eleven, may mga chicken na din. All Day, may mga chicken na din. So, ibig sabihin, si chicken, inasal, ang babanggain niya pagdating sa manok, nakapwesto na yung mga kalaban niya. Kumbaga yung mga kakumpetensya niya, kahit mag-war price hindi siya uubra. Kasi may kilala na eh. Pero wag ka, naging positibo lang siya sa buhay, naging positive lang siya. Okay? Ang maganda noon, nag-start siya. Ngayon, the age of 36, billionaryo na ngayon. So ngayon, pag pinag-usapan, manok, ang pag-usapan, ang lalabas sa isip ng tao, sa bibig ng tao, only chicken. Yun na yung inasal. So, ganun sila kapositibo. Kasi bakit? Positibo nga sila sa buhay. Pagdating sa business, they loan, di ba? Mangutang ng 2 million para mag-put up ng business, di ba? Para sa paniwala nila na yayaman sila, mamamarket nila ang buong Pilipinas, and lahat yun nangyari dahil dun sa paniwala niya, dahil dun sa positibo na thoughts niya, na thinking niya. So, dapat tayo ganun din. Di ba? Eto pa. Gobernador Villafuerte, di ba, nangutang din siya ng ilang bilyon para sa business niyang CWC. Pag sinabing CWC, yun yung product niya, yung wakeboarding yun. Sasakay ka sa board, di kuryente, hihilain ka, iikot ka doon, na parang gagawa ka ng sarili mong dagat, di ba, para doon sa business mo nga. Ang mamarketan mo naman, mga iba-ibang lahi. Ganon sila kalupit. Ang gagawin niya, gagawa siya ng dagat na man-made. Sa Bicol yun ha, sa Bicol yun. Gagawa siya ng man-made na dagat, ipapasimento niya yon, tapos gagawa talaga ng sariling dagat at itatayo niya sa Bicol. Oh, okay, eto pa tinayo niya, nagpatayo pa siya ng airport. Oh, bakit? Para pag yung mga ibang lahi pupunta doon, may airport. Ganun sila ka, TNA, pag sinabing positive talaga, talagang todo, talagang positibo sila. Diba talagang pag sinabi nila business, talagang willing mag-take ng risk, maglalabas loan, million, billion para sa negosyo nila. Diba ngayon, million ang kinikita ng CWC. Diba sino mga market nila, mga ibang lahi.
pati mga taga Manila, taga Mindanao, dinadayo nila ang CWC kasi sobrang ganda talaga. 5 times na ako nakapunta doon. So ganun sila kapositibo. Bakit? Grabe nga sila mag-isip, positive nga sila eh. Okay, eto pa, si KFC, yung Kentucky, the age of 58 years old. Diba? Namutang din siya ng, ang laki din ng pinangutang niya para dun sa business niyang manok. Diba, na KFC, naka 100 siyang store, walang naniwala. Naka 500 na store, yung matanda na yon, walang naniwala. Naka 1,000 store, wala din naniwala. Eh, ito maganda, 1,009 na store, merong naniwala. Diba, tapos nung naniwala sa kanya, ang vision nilang dalawa, ma-market nila ang buong Amerika. Ngayon, hindi lang Amerika ang market nila. Buong mundo at sa Pilipinas, sikat na sikat ang KFC. So, ano yung point ko? Positibo kasi sila. Grabe kasi sila mag-isip. Napaka-positive thinker nila. Ikaw nga, 1,000 lang ayaw mo maglabas. Kasi bakit? Negative ka nga. So, ngayon, babaguhin natin yung mindset mo. From negativity, dapat maging positibo ka sa buhay. Dapat ikaw yung hindi ka natatakot. Kasi hindi, kumbaga, pagdating sa business, pag alam mo naman talaga yung pagpapresent, hindi ka naman talaga matatakot eh. Diba, yung iba mag-iisip, mag-iipon, yan yung mga negatibo yan. Yung mag-iipon muna ako bago magsimula. At tagal na nila, 5-10 years na sila sa trabaho nila. Hindi naman makaipon-ipon. Sabihin natin sa kanila, gawa nila ng paraan, diba? Magpasok sila sa business natin, sa negosyo nila. Basta gawin lang nilang gawin, matututo sila. Bakit? Ganun lang din naman kami. Diba? So, pinapakita ko lang sa inyo yung positive at negative. So, saan ka ba dun sa dalawang yun? Diba? Kaya dati naman, di ba, o mga parents natin, minsan hindi sila aware. Naglulong din sila, namungutang din sila. Pero saan sila naglulong? Saan sila namungutang? Sa birthday, sa Pasko, sa Piesta. O birthday, Pasko, Piesta, hindi nakaubos yan. O sa needs pa. O bakit? May Piesta taon-taon, birthday. Taon-taon din. O, pero mangungutang yan ng 10,000. First birthday, mangungutang yan, 10,000. Maghahanda yung pansit, bihon, adobo. Imbitahin lahat ng mga kakilala. Tapos pinakain. Kung pinakain mo na lahat-lahat, eto, malupit, pagchichismisan ka pa nila, negative pa pag-uusapan nila. O, pero ikaw, nangutang ka na 10,000 para saan? Sa birthday? Sa piyesta? Diba? Dapat mangutang ka pagdating sa business. Kasi pag sa business ka, ang pera mo umiikot eh. Kaya kung 1-3 accounts ka, dapat ang i-goal mo, positibo ka talaga, 15 accounts kung gusto mo talagang umaman sa ganitong business. Diba? Kasi kami, nag-start lang din naman kami. Basta ang labanan sa pagiging negosyo, pagiging entrepreneur o pagiging negosyo, dapat positibo. Positive. Dapat positive ka. PMA. Positive mental attitude. Diba? May negative. Pero pag may negative, kahit anong negative pa yan, dapat ang tingin mo dyan ay blessing. Diba? Pag sinabing negative, eto yung pagka, diba, nagka-online tayo ngayon. Sasabihin, eh bro, pandemic, tsaka maraming COVID, kaya wala tao. Matuwa ka nga, lockdown ngayon, no? 2 weeks lockdown ang mga tao na saan? Nasa bahay. O lahat may Facebook. O di dapat magdiwang ka, magsaya ka. Kasi ang market natin, Facebook. So lahat ng tao ngayon nasa Facebook, ano mangyayari sa negosyo mo? O, kaya nasa utak lang talaga ang labanan. Kaya kung gusto mo talagang yumaman at umasenso sa ganitong business, iwan mo yung pagiging negatibo. Pero hindi naman siya agad-agad. Para mawala yan, pagiging negatibo mo, aralin mo yung business, seryosohin mo yung business, magtanong, dumikit sa team, sumama sa team, di ba, makimingle sa mga successful people, sumama, dumikit, magtanong. Di ba, para maging positibo ka sa buhay. Kasi tandaan mo palagi, lahat tayo binigyan ng buhay. Nasa iyo kung paano mo gagawin ang magandang buhay mo. Either or negative or positive. Kasi patas naman ng Diyos eh, pair naman ng Diyos eh. Hindi naman siya gumawa ng malas, swerte. Walang ganon. Lahat po ay pare-parehas. Bakit may umayaman? Kasi positibo yan sila sa buhay. Tama? Bakit kami umaman? Kasi positibo kami sa buhay. Parang ako, 10 years ago, di ba, naglalakad, wala din makain, di ba? Kung parang halos natutulog na rin sa minista 10 years ago. Pero dahil nga naniwala ako, positibo lang ako sa buhay na sabi ko sa sarili ko, yayaman din ako. Magbabago din ang buhay namin. Magkakakotse din ako. Magkakatravel din ako. O, ang maganda nun, hindi lang yun ang binigay. Binigyan ako ng magandang bahay, sports bike, sports car. Meron akong 4x4 na Pajero.
Di ba, nakapag-travel na rin ako ng iba-ibang bansa. Oh, tama, naranasan ko in one week, tatlong country pinuntahan namin. Bakit? Naging positibo lang ako. Di ba? Kaya ikaw, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, may pinagdadaanan ka sa buhay, ipat lahat ng business yan. Kwento mo yan, lahat yan kwento yan. Dadaanan mo lang yan. Kaya ngayon, mamimili ka. Ang paggamit ng positive ng utak ng tao, ang maganda ay mag-start yan sa'yo. Kaya dapat i-positive mo ang utak mo. Mag-aral ka, abisaduhin mo, manood ka ng vlog ko, di ba? May mga vlog naman ako doon. Manood ka doon ng events ng company, dito sa page natin, di ba? Sa grupo natin, di ba? So, kailangan salpakan mo ng salpakan yung utak mo para maging positibo ka. Di ba? Lahat naman din tayo nag-start negative. Pero ang point ko, iwan mo na yan. Kasi walang mangyayari sa'yo pag puro negative. Puro takot, puro duda, puro sisi, puro drama. Walang mangyayari sa'yo. Ang kailangan mong gawin, dapat positibo ka lang. Diba? Positive always ka lang. Kasi ang pagiging positibo sa buhay, sabihin ko sa'yo, 2 to 3 years from now, magugulat ka na lang, magiging positive talaga ang mangyayari sa buhay mo. Okay? So, thank you so much. And I hope may natutunan naman kayo dun sa positive tsaka negative. Diba? So, walang ibang gagawa ng buhay natin, kundi ikaw. Tandaan, huwag mong pahawak ang lapis mo sa ibang tao. Ikaw humawak ng lapis mo. Kasi naniniwala ako, ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay. Kaya i-draw mo ang buhay mo. Huwag kang magpapa-apekto sa ibang tao. Okay? So, ulit, yun lang. Ako nga pala si Rodel Cagnaan na ang sasabi, life is light!